Mga kabayan, welcome po sa Ka-Alex Vlog Canada. Tungkol po ito sa buhay ng mga Filipino immigrants dito sa Canada. Kaya kung interesado po kayo sa mga topic na ganito, tara, sumama po kayo sa ating mga kwentuhan. Okay. Magandang araw po mga kabayan. Kasama ko po si Jan. Kasama ko po siya sa trabaho. And then lately lang, this week lang na nakapagkwentuhan tayo na meron ka rin vlog. May YouTube channel din siya. Mm-mm. And doon ko lang din po nalaman na Beatles collector po pala siya. Ang dami. So, yun, nag-usap kami na magkukwentuhan kami. Kukwento niya yung buhay niya. Ano yung, i-plug din muna na, ano yung, ano mo, yung channel? John I 777. Yeah. So, John I 777. Ano ko na lang po. Lalagay ko dyan sa screen. At bisitahin nyo rin po yung vlog niya. All about Beatles? Yeah, it's all about my Beatles collection. Oh, Beatles collection. Yeah. At saka day-to-day life yung... Oh, dito sa Canada. Sa Canada. Okay. How can I get it? How how can I... Yun, bisitahin nyo po yung channel niya. And hindi ko po alam kung mahaba itong video kasi tatanungin muna natin siya siyempre kung paano siya nakarating ng Canada. Kung mahaba, puputulin po natin yung video at mag-focus tayo dun sa ano niya, dun sa collections niya para yung mga collectors po ng Beatles collectors diyan, ng mga kababayan natin, makita nila yung mga collections niya. So, magsisimula na tayo ang tanong, paano ka nakarating sa Canada? Okay. Paano ka nakarating sa Canada? Una, sa Pilipinas, nagtatrabaho ako sa Toyota for 21 years. Mm-hmm. Then, CNH company dito sa Saskatoon, Canada, unti-unting nangunguha ng tao sa Toyota. Mm-hmm. Yan. Then, yung CNH po, pala, Case New Holland. Oh, parang farm industry. Farm equipment industry. Siya. Yan. Then, nag-start sila kumuha ng isa. Then, nagsunod-sunod hanggang sa nagkaroon tayo ng chance na tayo naman yung nakapag-apply. In good faith na nakuha naman tayo ng CNH. Anong taon yan? Nung simula ako mag-apply? Nag-apply ako 2011. Yan, 2011. Mid ng 2011. Nag-start na yung process ng papel ko. Mag-submit ka ng... No, 2011, nung start ka mag-submit ng papel. Oo, yan. Through email lang naman eh. Through email, nagpasa ako ng requirements sa agency. Yun, tapos nakatanggap na ako ng phone call galing Canada. Mm-hmm. Yun, na sinasabi na meron kang... On this date, this time, meron kang phone interview. Yun, ganon yung naging proseso. Tapos yun, nagtuloy-tuloy lang. Nasabihan ka naman nila nung nakausap mo na after ng interview, pag naka-receive ka ng email, kung ano yung resulta ng ano mo, dun talaga nag-start yung process ng papel. Mm-hmm. Then, yun, the following day, naka-receive ako nung message, positive naman yung feedback, nakapasa, yun. Pinag-start na ako mag-complete ng papers. Ng documents. Oo. And then, anong nangyari dun sa process? Sa process, in the long run, 2011, nag-start na ako. Medyo na-discover siya in the mid ng ano siguro 2012 or 2013 siguro to be sure 2013 nung sa process na ng visa doon ako nagka problema sa hindi maipailuwanag
bumalik yung passport ko nang walang ano, walang visa approved. Tapos walang note na denied. Wala eh, walang note na denied or ano nangyari. Basta blanco lang, pagbukas lang namin ng envelope ng agency. Blanco, talagang wala kaming ano, wala kaming idea bakit. Mm. Yun yung nangyari. Then tinuloy-tuloy ko pa rin yung ano, tinuloy-tuloy ko pa rin process kasi sabi nga ng agency, wala na no, yung chance na maituloy yung process ng papel ko. Malabo na no, back to zero daw kami, sabi sa akin ng agency. Eh parang naging challenge sa akin kasi 2 years, halos 2 years or 2 years eh. So 2 years na yung nakalipas, tapos mag-back to zero ka. Oo, parang sabi ko, parang challenging. Sabi ko, ba't ganun? Ang haba ng process ha. Almost nasa gitna na kami. O patapos na kasi visa na lang eh, di ba? Pag visa, makakalipad ka na. Walang sagot, hindi ako masagot ng agency kung bakit. Nung sinabing back to zero, gumawa lang siguro ako ng effort ko na ano, set effort na lang na gumawa ako na ano, disappointment letter. Then alam ko naman na bawal sa Canadian government na i-ask mo sila about o mag-follow up ka sa ano mo, sa process ng papel mo. Bawal yan, alam ko yan, nakano. Kaso wala na akong ano eh, wala na akong choice. Walang makasagot sa akin kung ano nangyari doon sa papers ko, bakit walang visa. Yun, after kong gumawa ng disappointment letter, naghanap na lang ako sa internet ng kung possible i-ring. Basta ma-i-result mo lang. Ma-result ko lang yung tanong ko, ano nangyari doon sa apply ko ng visa, ano nangyari. One day, positive feedback na may sumagot. Na may sumagot. May sumagot, yung maganda may sumagot. Nagpakilala siya, Canadian siya, hindi ko alam kung posible, ano siya, under siya na immigration, ano. Then sumagot siya na, hey John, ako yung nag-evaluate yung papers mo, yung mga documents mo. Merong kulang sa documents mo, sabi niya. Sabi niya sa letter, no. And then, I'll mail you, through ano lang, sabi niya, through regular mail. Sabi niya. Nag-reply naman ako kagad sa kanya, sabi ko sa kanya, pwede ko bang makuha yung tracking number para matrack ko lang kung ano, kasi walang dumating sa akin. Ang sagot naman niya, unfortunately, wala kasi akong, na regular mail. Wala akong mabibigay na tracking number kasi regular mail. Ganon. Then, doon nag-start uli yung ano ko, yung challenge ko na yun na lang ang pinangahawakan ko, yung reply nung Canadian na yun. Dinala ko lang yun doon sa agency, nasabi ko, ma'am, may sagot na po doon sa ano, bakit ko walang, hindi ako na ano ng visa na approve, eto lang. And then, suddenly, yun nga, sabi nga, ayun, back to zero na nga daw ulit, talagang wala na magagawa, i-re-apply na lang. And then, hindi pa rin ako maka, hindi pa rin ako ano, hindi ako satisfied doon sa sagot. Naghanap ako ng ibang option. And suddenly, meron naman at nakatulong sa akin, isang kaibigan. Sinamahan ako sa agency niya, pinakilala ako. Na ikuwento ko lang yung naging experience ko dun sa process ng papel ko. Eh, suddenly, napakabilis nilang sumagot na ang dali lang ng problema ko, sabi nila. Then, tanong lang nila sa akin kung gusto ko lang ituloy yung process. Pagkatiwala ko sa kanila yung papers ko, i-aano nila. Sabi ko naman. Anong agency yan yung bago? American agency ba yan? Parang American International. American International sa may ano? Sa may Ortigas sa ano, Robinson. Yan, sa Robinson. Fifth floor. Tanda ko pa yung fifth floor, Ortigas. Yan. Kasi yan din pong naglakad ng papel ko para ma-PR yung Merkan na nagka-problema din kasi yung nag-hire sa akin dito sa Canada, yung job description hindi pasok sa NOC code para ma-panang SINP. So, meron ka na gumawa ng paraan. So,
talagang para sa akin, nasa based on sa sariling experience, subok yung ano. Mexicano, oh. Noong una nga, hindi na ako makapaniwala sa kanila. Sabi niya, within 2 months, maayos namin yan. Mm. And then, naayos nga. Naayos na nila. Punta na tayo doon. Na... To cut the long story short, naayos nila. Mm. Within 2 months, nagkaka-progress yung ano ko. Yung pinapatawag nila ako hanggang sa lumabas na yung visa ko. Working visa muna. Oh, working visa, lumabas. Then, tinanong nila ako. Sabi niya, John, ang apply pala ng employer mo is family immigrant. Mm. Sabi niya, gusto mo ba i-apply na natin ng immigrant tong ano, PR? O gusto mo lang umalis, lumipad gamit ang working visa? Then, tinanong ko sila, gano'ng katagal uli yung hinihintayin ko para lumabas yung PR? Mm. Eh, mabilis naman sila, be. Mga 2 months lang uli. Eh, sabi ko, hindi naman ako nagmamadali. Kasi, bigyan ka ng idea na alam ko din naman na in the process ng papel ko from 2011, tumatagal, 2014 naman ako lumapit sa Merkan, 2015 nagkasagot na yung visa ko. Alam ko na wala na akong trabaho sa CNH, sa Canada, wala na. Oo, kasi dahil sa tagal ng process, oo. Either na filled out na yung position or... Slow down na, yeah, exactly, slow down daw sila. In-update naman ako ng employer. So maganda yung decision mo na i-convert na sa PR kasi kung aalis ka, na dala-dala mo ay working visa, hindi ka makakapagtrabaho. Wala, oh, hindi ako makakapagtrabaho, wala akong trabaho eh. Open. Wala na, oh, wala na sila. Honest naman nila sinasabi na slow down na sila, baka wala ka ng trabahong mapuntahan, sabi nila. Open naman sila sa ganon. Pero, yun nga, buo pa rin yung loob ko na ituloy yung process na to the point na PR naman. Kasi PR, permanent resident. PR ka na kasi ang tawag na dito yun is landed immigrant. Landed immigrant ka na. Yung pwede ka na maghanap ng kahit na anong trabaho. So, ito ngayon, paano kang maghanap ng trabaho kung nasa Pilipinas ka? Oh, isang challenge ulit yan. Oo, nga. Isang challenge ulit yan. Napapaisip talaga ako dyan na tutuloy ko ba pa yung apply ko, which is alam ko na wala naman akong trabaho ang pupuntahan sa Canada. 21 years na marin naman ako sa Toyota. Ang position natin doon, yung medyo maganda na. One step na lang, supervisor na. Kinusok ko family ko na ganito na ito yung sitwasyon natin. Wala na akong trabaho ang pupuntahan doon, pero... gusto ko pala i-take yung risk na ang inisip namin mag-asawa to the future na lang ng ano ng mga bata. Na lang din eh, hindi na ako suddenly meron ako isang kabrad ng sa fraternity na nandito siya sa Saskatoon. Kasama ko din siya sa Toyota. Siya yung napapalakas ang loob sa akin na sige, sabi niya, bro, dumiretso ka, tumuloy ka dito sa Saskatoon. Kami ng mga kaibigan mong taga Toyota, sabi niya, kami na sasalo sa'yo dito. Oo, yun. So, nagmagandang loob sila. Nagmagandang loob sila. Lakasan ko lang loob ko, tumuloy ako. Sila na muna ang bahala doon sa pauna. At least, meron kang pupuntahan pagdating mo, di ba? May tutuluyan, kumbaga. As in, wala ta kung ba sila talaga. Oh. Hindi ko alam kung saan ako. Pero yung parang settlement fund, yung parang pamasahe mo, papunta, sagot mo na yon. Pati yung gagastusin mo, initial na gagastusin mo pagdating, di ba? Para mabigyan naman natin ng credits yung CNH, sinagot naman ng CNH lahat ng process ng papel ko, no? Yung pamasahe na nga lang sinasabi mo, tinatanong mo, ako na yon. Oo, kasi nga, wala na eh. Hindi ka nabibigyan ng pamasahe papunta kasi nga, wala na akong trabaho. Wala na trabaho sa kanila eh. Oo. In good faith naman, thank you sa CNH na yun na lang naman ang sinagot ko. Yung medical, sagot pa rin nila yun eh. Pero yung pinabili ko ng ticket, pamasahe, ako na yon. Sinagot ko na yun, sinorder ko na yun. Yun lang ang naging bukod pa sa ano sa mga pamapamasahe sa during process ng papel, yun lang naman. No. Pupunta tayo dun sa ano? Dun sa
pagdating mo sa Canada. Sabi mo kasama mo yung panganay mo muna kasama mo, di ba? Ah, oo, yun nga pala no. Nabanggit ko na nga pala sa iyo no. Nag-usap naman ang family ko kasi lumabas na yung PR namin, buong pamilya. Kinausap ko sila na hindi tayo pwede magsabay-sabay. Kasi nga, wala akong trabaho ang dadat nandun. May nagmalasakit lang, nagmagandang loob na doon ako babagsak sa kanila. Ipapakiusap na lang natin. Isasama ko yung panganay. Para dalawa kaming maghahanap ng trabaho. Diba? Yun ang naging sistema. Paglapag naman namin, may challenge na naman. No? Since na mahina noon, 2015, narinig ko yun eh. No? Ano yun eh? Recession yun eh. Recession time yata yun. Not in good timing yung pagdating namin. Kaya ang ginawa namin mag-ama, from the very start, makumpleto lang namin yung mga requirements para makapagtrabaho ka dito, di ba? Ang dami mong anuhin eh. Yung mga SIN, government IDs, yan o, ano-ano pa. Nung nakumpleto lang namin yun, nagsabay na kaming mag-ama na maghanap ng work. Yung ako sa subway. No? March kami dumating dito. Bago pa matapos ang March, nakatrabaho na yung anak ko. Ang challenge sa akin, that time, ako na lang yung walang trabaho, yung anak ko meron na. Binabaybay ko, nilalakad ko yung mga malalapit dito na pwedeng bagsakan ng resume. Dumating na rin ako sa point na ano ba yung lumang supermarket dito sa Lawson Mall? Target yata yan? Target ba dati? Target. Labot pa namin yung target dyan. Nagpapasa na rin ako ng resume dyan. At that time, pasara na din ang Target Mall. Ano po ba? Sa mga home, di ba, yung nag-try din ako pasa ng mga ang dami, basta kahit pang retail lang na industry. Kahit ano na. Kahit ano, sabi ko. Makapasok na. Basta makapasok lang. Gano'ng katagal ang inabot? Mga ilang buwan? Bago ka finally nakahanap ng trabaho? Yun. Siguro, ano rin, isang buwan mahigit. Yeah, April na ako eh. April na ako nagkatrabaho eh. To the point na umabot na nga ako doon sa silong ng kaibigan namin at patuloy sa amin. Naiyak na ako eh. Bakit? Sabi ko parang ang ganda na ng buhay ko sa Toyota eh. Oh, 21 years. Parang inabot ka na ng, parang nagsisisi ka na. Oo, na bakit ako? Yan po ang isang, kaya po tayo nag-i-interview ng ganito. Para, yun po ang purpose ko talaga eh. Yung iparating sa inyo kung ano ba yung mararamdaman mo pagdating mo sa Canada talaga. Kasi, ang impression karamihan, lalo yung mga nasa atin, nasa Pilipinas, pagdating mo parang maganda na buhay mo pagdating mo ng Canada. Hindi po. Kailangan mong parang kang magsisimula ulit. Back to zero ka dito eh. So, saan ka na unang nakahanap ng trabaho? Nangyari pa sa akin, yung mga kaibigan ko, ang mga taga-Toyota na nandito, may isang engineer namin, no, si Joseph Petilos, no, in-approach niya ako one time. Sabi niya, "Jan, kung gusto mo, tulungan kita, ipasok kita doon sa company namin." Uponor yun eh, uponor. Gawaan siya ng ano, plastic pipe. No? Sabi niya, "Pero okay ka lang ba? Kasi kilala niya ako na maintenance group leader sa Toyota." Sabi niya, "Okay ka lang ba? Magma-machine operator ka sa ano?" Sabi ko, "Sige, walang problema, kahit ano. Basta may trabaho lang." No? Sabi niya, "Sige." Pinuha niya resume ko, binigay niya doon. Nakatanggap ako ng tawag. Pinag-report ako. Ang kagandahan dito, mga kababayan natin Pilipino. Ang kagandahan sa Canada, sa naging experience ko sa first job ko. Pinatawag lang ako ng manager ng company. Walang 2 minutes. Tanggap na ako. No? Basta ang tinanong lang niya sa akin, willing daw ba akong magtrabaho sa oras na ano nila, kasi shifting sila eh. Pagsagot ko ng yes, wala ibang tanong. Ako na yung nagtanong doon sa manager. Habi ko sa kanya, what is the condition by my application? Di sabi niya,
you can start, sabi niya. Just read your email, sabi niya, for your schedule. Yun po ang isang maganda po dito, yung mga Canadians, pagka nakuha niyo po yung tiwala nila sa iyo. Kagaya nung yung hindi ko po binubuhat ang sarili ko doon po sa unang trabaho ko dito sa Canada. Marami akong naipasok. Ng mga Pilipino doon, nagugustuhan nila ang trabaho ng Pilipino. Hanggang sa umabot doon sa point na Friday yan, kakausapin ko yung boss ko kasi may nagsabi sa akin na gusto nilang magpapasok doon ng trabaho. Wala pa akong hawak na resume. Sinabi ko dun sa boss ko, meron pa akong isang applicant, hindi ko pa nakukuha yung resume. Sabi niya, can he start Monday? Diba? Hindi niya alam ang pangalan, hindi niya alam wala siyang hawak na dokumento. Totoo yan mga kababayan, no? Kasi na-experience ko din, walang 2 minutes yung interview. Tapos yun na, kay Alex ganun din, no? Totoo talaga na ganun ang mga Canadian, no? Unlike sa atin, no? Hindi naman na sa pag-iano. Yun yung aking naging first job. Pwedeng i-reveal yung unang sahod mo. Unang sahod, $17. $17. Kaya may difference yun at $10. So yun ang unang sahod mo sa Canada? Oo, $17. $17. Kaya, then ikwento mo na yung mga sumunod hanggang sa... $17. Then nag-decide nga ako na lumipat sa doon sa company na posibleng hinahabol ko kasi yung skill ko na maintenance, yun yung gusto ko talaga . Hinahabol ko siya, then lumipat ako ng second job ko sa Burgo, which is ano na siya, same product, ano na siya ng CNH. Agricultural products din po. Smaller company siya. Pero same ano siya. Parang family business 'yan doon sa small town lang siya na St. Brew, small town lang. 1 hour 45 minutes away from Saskatoon. Ang travel, no. Kaya decide ko na lumipat doon, na iwan yung family ko dito. No? Ako yung tapos yung ano mo pala yung the rest, yung misis mo, tsaka yung ibang mga anak mo, sumunod sila after 2 months. Nung nagkatrabaho ka. Oo nga. Kung paano siya nakasunod, after 3 months. Ah, 3 months. But, ano na lang din, give thanks na lang doon sa isang kumpare namin na taga-Toyota, tinulungan kami na pinahiram niya kami ng pamasahe. Yung tatlo ko pang family member. Para magkasama-sama na kayo. In good faith naman yun, nakarating sila dito after 3 months. And then pumunta ka na ng Burgo? Oo, pera kagad nila ako ng 19. Lilipat, kaya sabi ko, lilipat lang ako. Nagka-increase ako ng $2, sabi ko. Kaya dinisay ko na lumipat, tapos ang naging trabaho ko naman doon, press brake machine operator. Press brake, oo. Pero, ang motibo ko is makuha ko yung title ko na ano, maintenance. Yung talaga yung press brake po, para magkaroon tayo ng idea, parang nagbe-bend siya. Nagtutupi ng bakal. Na CNC ba 'yan? Kasi may CNC press brake. CNC na rin siya. May CNC, mayroon isa manual. Manual mong iseset up yung mga stopper. So yun po, para magkaroon po kayo ng idea kung ano yung press brake. So gano'ng kakatagal sa Burgo? Burgo, 1 year lang. One year lang. Kasi alam mo yung feeling na nasa Canada ka na, kasama mo family mo. Tapos parang nasa abroad ka. Parang ka nasa Saudi. Na ang layo mo, 1 hour and 45 minutes para makabalik ka ng Saskatoon. Sabi ko parang hindi tama. Pero daily ka na umuwi? Ay, hindi naman. Weekly. Weekly. Para makatipid. Kasi naupa rin kami dun . Naupa kami dito, naupa kami dun. No? Tapos from Burgo, standard na. From Burgo standard na ano, medyo malapit na doon sa skill na hinahabol ko. Itong standard machine na nga, nag-open na heat treatment technician. Nasa standard machine po kami parehas ngayon. Actually magkasama kami sa gabi. Magkalapit lang kami ng area. And nauna po siya sa akin. Doon sa standard machine. 2018 ako. 2019 ako. Lumipat.
Yung sahod niya po, hindi ko na po tatanungin sa kanya kasi sigurado ako hindi niya sasabihin. Yung sahod niya doon sa standard. Pero sigurado po ako, kung 19 siya doon sa kwan, di hamak na mas malaki po dito sa standard ngayon. So nagkaroon na po kayo ng idea kung paano niya unti-unting inangat yung ano niya, yung estado niya, yung career niya. Ngayon nga po, sabi niya, tinatarget pa rin niyang mag-maintenance. Pero para sa akin, yung skill po niya is bibihira po ang heat technician eh. So, para sa akin, parang job stability yan. Stable ka na sa trabaho mo. Kasi hindi sila basta-basta magbabawas man ng tao. Hindi sila magbabawas ng technician sa heat treat dahil matagal i-train. Diba? Ang tanong ko ngayon, mamaya pag-uusapan po natin tungkol dito sa mga collections niya. Malapit na tayong nating i-close yung ano. Ang tanong ko, ano yung mga ayaw mo dito sa Canada? Ayaw? Unang-una pa lang naman, kahit nung college pa lang ako talaga, pinangarap ko makarating sa Canada. Not knowing, hindi ko inaaral ano ba ang Canada talaga. Number one siguro talaga, temperature, yun ang temperature. Reklamo ng karamihan. Oo, number one siguro, no? Hindi naman, reklamo siguro, naging big challenge, di ba? Kasi pagdating mo talaga dito, pagdating namin ng March, may snow pa, mataas pa. Malaglamig pa, pagka-March. Walang biro, mga kababayan namin, maglalakad ka talaga. Kasi since na mag-start ka, maglalakad ka talaga sa kalsada na 1 foot ang taas ng snow. Yan yung siguro number one na hindi naman sa ayaw kasi inakap na natin ang Canada. Yan, number one, temperature. Yung mga ano naman, yung mga positive, yung mga gusto mo sa Canada. Yun, positive. Usapin family, benefits, health. Yan yung maganda. Lalo sa pag-aaral, mga kababayan. Education, number one. Kung saan, hindi man maswerte, mas maganda kung ang mga anak mo, maliliit pa, from the very start, libre po ang pag-aaral ng bata, from kinder to high school, mga kababayan. No? Mm. At may allowance pa sila. No? In my part, yung mga anak ko, dumating dito, medyo yung panganay ko, tapos na siya ng college sa Pilipinas. Yung second ko, yung daughter ko, second year high school na yata siya. Then yung bunso, grade 6, yan. Medyo malaki na. Meron pong child benefits dito eh. Oo. Binibigay sa mga bata na under 18 years old, hanggang 18 years old po yun, magkakatanggap sila. Parang subsidy galing sa government. Pero depende po yun sa income mo. Pero linawin natin, no? Let's, no? Yung natatanggap ng mga bata na yun, ang ano pala ng Canada government doon is for their future, di ba? Sa pag-aaral ng college, no? Ganun niya tayo. Hindi naman eksaktong ganun. Pero ini-encourage tayo na kung hindi mo naman kailangan, kung dahil ba, hindi ka naman nag-struggle sa financial, kaya mo namang supportahan yung bata, i-invest natin doon sa education ng bata. Na merong alam ko, hindi ko lang po sure ito ah, tatanungin ko po sa misis ko kasi siya pong bahala kasi sa bunso namin eh. Merong certain amount na kung nag ano ka, parang nag-invest ka, nagbabayad ka monthly para sa parang educational plan nung bata, merong certain amount na tatapatan ng gobyerno. Hindi ko lang alam kung magkano yung eksaktong amount na yan. Halimbawa, kung 100 naman ang minimum, parang RRSP. Magbibigay din ng government ng 100 din. Para ma-encourage yung mga parents na mag-ano sa education plan. Pero ganun pa man, marami pong tulong ang government pagka magka-college na yung bata. Pwede silang mangutang yan. Napakaliit po ng interest.
Tama. So, tapos alam ko, babayaran ng bata. Napakaraming subsidy. Oo. Marami na ang suporta ng ano ng Canada government, lalo na sa mga bata. Marami. Mm. So, yun. Last na lang, bro. Mm. Anong advice mo sa mga gustong pumunta ng Canada at mga paparating dito sa Canada? Ang mapapayo ko lang sa inyo, lakasan nyo lang ng loob nyo, no? Na-share ko na sa inyo yung naging experience ko. Hindi ako pinanghinaan ng loob. Lakas muna ng loob. Then, aralin nyo maigi kung worth it. No? Kung worth it, para sa inyo, kasi sa akin, worth it naman, no? Mm. Ang naging resulta, worth it talaga. Yung sinacrifice kong, ano, future sa Pilipinas, worth it naman, no? Para sa mga anak ko, worth it naman. Lakasan nyo ng loob nyo. Yun lang siguro, lakasan nyo ng loob nyo. Then, tiwala sa Panginoon na gabayan kayo kapag gusto nyo pumunta ng Canada. Yun lang siguro. Batiin mo yung mga bro, gusto mong batiin yung mga brothers mo sa Yun na lang, shout out sa aking mga lahat ng kabrad sa Taugama, especially doon sa unang taong kabrad ko na sumalo sa akin dito, no, si Alfonso Tao po. Yan, sa family niya, thank you so much sa buong pamilya namin. Nagpapasalamat kami kay Alfonso Tao po. At sa iba pa namin kaibigan, kumpare, kumare at mga taga Toyota, thank you so much sa pagsuporta sa amin, paglapag namin dito, thank you so much. Yan. Sa lahat na lang ng na, nakatulong. Mapapilipinas man, kasi kailangan natin balikan yung mga taong tumulong sa atin, di ba? Yung sumuporta sa atin financial, hindi ko na kayo isa-isahin, ang dami nyo. No? Salamat, yan lang siguro. So, ayan po. At doon sa susunod na video po is ipapakita po natin itong mga collections niya. Napakarami po. Beatles collector po siya. Yun po ang nilibangan niya, pinagkakabalaan niya. And bisitahin niyo po yung channel niya, John I777. So, ayan po. Marami pong salamat. Sana nagustuhan niyo po ang kwento ni John. Thank you. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan po ninyo, paki-like at mag-subscribe po sa ating channel. Paki-share na rin po para marami pong makapanood. Maraming salamat po.